Dakilang kapistahan ni na Apostol San Pedro at San Pablo. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay araw ng Sabado, ika-29 ng Hunyo. Pakinggan po natin ngayon ang mabuting balita ng Panginoon. Unang pagbasa. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, sinimulang usigi ni Haring Herodes ang ilang kaanib ng simbahan. Pinapugutan niya si Santiago'ng kapatid ni Juan. Nang makita niyang ito'y ikinalugod ng mga Hudyo, si Pedro naman ang kanyang ipinidakip. Nangyari ito noong pista ng tinapay na walang lebadura. Pagkadakip kay Pedro, ito'y ikinulong at pinabantayan sa 4 na pangkat ng 4 na kawal. Ang balak ni Herodes ay harap siya sa bayan pagkatapos ng pista, kaya't nanatiling nakabilanggo si Pedro. Samantala, siya'y taimtim na ipinananalangin ng simbahan. Gabi noon, si Pedro'y natutulog sa pagitan ng 2 kawal. Gapo siya ng 2 tanikala at may mga tanod pa sa harap ng pinto ng bilangguan. Siya'y nakatakdang iharap ni Herodes sa bayan kinabukasan. Walang ano-ano'y lumitaw ang isang anghel ng Panginoon at nagliwanag na mabuti sa silid-piitan. Tinapik niya sa tagiliran si Pedro at ginising, "Bumangon ka dali, wika ng anghel." Pagdakay nakalag ang mga tanikala sa kanyang mga kamay. "Magbigis ka't magsuot ng panyapak," sabi ng anghel. Gayun nga ang kanyang ginawa. Sinabi pa sa kanya ng anghel, "Magbalabal ka't sumunod sa akin." Lumabas naman si Pedro at sumunod sa kanya, ngunit hindi niya alam kung tunay ang nangyayari. Ang akala niya'y nananaginip lamang siya. Nakalampas sila sa 1 at 2 bantay. Nakarating sila sa pintuang bakal na labasan patungo sa lungsod. Ito'y kusang nabuksan at lumabas sila. Pagkaraan nila sa isang kali, biglang nawala ang anghel. Naliwanagan ni Pedro ang nangyari, kaya't sinabi niya, "Ngayon ko natiyak na totoo palang lahat. Sinugo ng Panginoon ang kanyang anghel at iniligtas ako sa kamay ni Herodes at sa inaasahan ng mga Hudyo na mangyayari sa akin." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang Diyos ang siyang nagligtas sa aking takot at sindak. Panginooy, aking laging pupurihin, sa pasasalamat di ako titigil. Aking pupurihin kanyang mga gawa, kayong naaapi makinig matuwa. Ang Diyos ang siyang nagligtas sa aking takot at sindak. Ang pagkadakila niya ay hayag at ang ngalan niya ay purihin ng lahat. Ang aking dalangi dininig ng Diyos na wala sa akin ang lahat kong takot. Ang Diyos ang siyang nagligtas sa aking takot at sindak. Nagalak ang aping umasa sa kanya pagkat di nabigo ang pag-asa nila. Tumatawag sa Diyos ang walang pag-asa. Sila'y iniligtas sa hirap at dusa. Ang Diyos ang siyang nagligtas sa aking takot at sindak. Anghelyang umbantay sa may takot sa Diyos, sa mga panganib sila'y kinukupkop. Ang galing ng poon hanaping masikap, yaong nagtiwala sa kanya't nagligtas, ay maituturing na taong mapalad. Ang Diyos ang siyang nagligtas sa aking takot at sindak. Ikalawang pagbasa. Pagbasa mula sa 2 sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo. Pinakamamahal, ako'y iaalay na. Dumating na ang oras ng pagpanaw ko sa buhay na ito. Puspusan akong lumaban sa paligsahan. Natapos ko na ang dapat kong takbuhin. Nanatili akong tapat sa pananampalataya. Kakamtan ko na ang korona ng pagtatagumpay. At sa araw na iyon, ang Panginoon na siyang makatarungang hukom ang magpuputong sa akin ng korona, hindi lamang sa akin, kundi sa lahat ng nananabik
sa muli niyang pagparito. Ngunit pinatnubayan ako ng Panginoon at binigyan ng lakas upang maipayag sa mga hentil ang salita. Naligtas ako sa tiyak na kapahamakan. Ang Panginoon ang magliligtas sa akin sa lahat ng kasamaan at siya rin ang maghahatid sa akin sa kanyang kaharian sa langit. Purihin nawa siya magpakailanman. Amen. Ang Salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Aleluya, aleluya. Ikaw, Pedro, ang saligan ng aking simbahang banal na daig ang kamatayan. Aleluya, aleluya. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, dumating si Jesus sa lupain ng Cesarea ng Filipos. Tinanong niya ang kanyang mga alagad, sino raw ang anak ng tao ayon sa mga tao? At sumagot sila, ang sabi po ng ilan ay si Juan Bautista kayo. Sabi naman ng iba, si Elias kayo. At may nagsasabi pang si Jeremias kayo o isa sa mga propeta. Kayo naman, ano ang sabi ninyo? Sino ako? Tanong niya sa kanila. Sumagot si Simon Pedro, kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Sinabi sa kanya ni Jesus, mapalad ka, Simon na anak ni Jonas, sapagkat ang katotohanan ito'y hindi inihayag sa iyo ng sinumang tao, kundi ng aking amang nasa langit. At sinasabi ko naman sa iyo, ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking simbahan at hindi makapananaig sa kanya kahit ang kapangyarihan ng kamatayan. Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit. Ang ipagbawal mo sa lupa ay pagbabawal sa langit, at ang ipahintulot mo sa lupa ay pahihintulot sa langit. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo.